Iginit ang Armed Forces of the Philippines sa Pilipinas pa rin may kontrol sa mga lokasyong kasama sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sabi naman ng Amerika, hindi ito hudyat ng pagbabalik ng mga base militar nila sa bansa. Saksi, si Chino Gaston. Ang mahigit 2 linggong selective exercises na nilahukan ng mahigit 3,000 tropang Pilipino at Amerikano formal nang nagtapos kanina sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Nauna nang sinabi ng US Army, ang pagsasanay na ito makatutulong para patatagin ang seguridad sa rehiyon at palakasin ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. Isa ang Fort Magsaysay sa mga military facility sa bansa na pwedeng ipagamit sa Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kahapon, 4 na bagong EDCA sites ang inanunsyo. 2 rito nasa lalawigan ng Cagayan. Yan ang Camilo Osillas Naval Base at ang Lalo Airport na mahigit 400 kilometro ang layo sa katimugang bahagi ng Taiwan. Ang China ilang beses nang nagbabala noon sa Amerika na huwag makialam sa issue ng Taiwan na para sa China ay breakaway province nito. How much do you assess such new locations will help enhance the U.S. ability to respond to a contingency in the Taiwan Strait? Well, this is more about regional response, regional readiness. This is an arrangement that we have with the Philippines that goes back many years and is an investment in our cooperation with the Philippines in order to better interoperability. And we do not seek permanent basing in the Philippines. And this is just one additional aspect that will increase training between our two countries. Si Cagayan Governor Manuel Mamba, tutol pa rin daw sa pagtatayo ng EDCA site sa Cagayan. Bukod kasi sa baka maipit ang Pilipinas sakaling magkasalpukan ng Amerika at China dahil sa Taiwan, baka magkakaroon din daw ito ng epekto sa mga kasunduang pang-ekonomiya sa China gaya ng pag-export ng mga produkto roon. I personally, you know, am continuously opposing this because tingin ko these are magnets nga for possible attacks in the future. And our neighbors are not our enemies, especially China. Kung si Isabela Governor Rodolfo Albano III ang tatanungin, magandang balita para sa kanilang lalawigan ang pagkapili ng Camp Melchor de la Cruz sa Gabo Isabela bilang EDCA site. Para makapaglagay din tayo ng port para at least yung economic development patungo dyan sa Benham Rice na yan, mapoprotektahan tayo ng mga Amerikano. Ang Benham Rice na sinasabi ni Albano, pinangalanan ng Philippine Rice sa ilalim ng executive order ni Noy Pangulong Duterte noong 2017. 24 milyong hektarya ang lawak at bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf at pinaniniwala ang mayaman sa mga mineral at iba pang aquatic resources. Ang huling EDCA site matatagpuan naman sa Balabac Island sa dulong bahagi ng Palawan na may 90 kilometro lang ang layo sa isla ng Sabah sa Malaysia. Bagamat hindi naman tinukoy ang bagong EDCA site, sinabi naman ni Chinese Ambassador Huang Silian sa isang pahayag na dapat ang mga bansa sa rehiyon ay manatiling independent at tutulan ng anyay Cold War mentality. Dapat din daw hindi maapektuhan ang pakikialam ng mga tagalabas para mapag-ingatan ang kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan naming kunin ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ng China. Paglilinaw ng AFP, Pilipinas pa rin ang may kontrol sa EDCA sites. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magbibigay daan ng EDCA para makapagtayo ng mga pasilidad na magpapalakas sa ating AFP. Pamumuhunan din daw ito sa depensa at seguridad ng Pilipinas. Ayon din sa DFA, sa Mayo magpupulong ang Pilipinas at China para sa preparatory talks na magpapatuloy ng usapan para sa oil and gas development sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi